Hi mga ka-kitchen! Luto tayo ng madalian at simpleng ulam lang. Maghiwa lang po tayo dito ng bawang. Dadarin lang po natin ito ng maliliit at pwede na rin po natin isunod ang sibuyas. Sa sibuyas naman po, hiwain lang po natin ito ng pabilog. Kailangan rin po natin dito ng Chinese cabbage. Hihiwain lang din po natin ito ng pabilog na maninipis. Magbati na rin po tayo ng 3 pirasong itlog. Mix lang po natin na maigi at pagkatapos, pwede na po tayo magsalang ng kawali na ating paglulutuan. Prituhin lang po natin ang itlog na walang mantika kung non-stick pa ng gamit nyo. Hiwain na rin po natin sa maliliit na parte. Pwede na rin po tayo magsalang ng isa pang kawali at magpainit ng mantika. Kapag mainit na po ang ating mantika, pwede na po tayo magisa ng bawang. Gisahin lang po natin ang bawang hanggang sa ito ay mag-golden brown. At kapag golden brown na nga po ito, pwede na po natin isunod ang sibuyas. Gisahin lang po natin ang sibuyas hanggang sa ito ay mag-golden brown at lumabas ang aroma. Pwede na rin po natin ilagay ang ating mga hipon. Gisahin lang po natin ang ating mga hipon hanggang sa ito ay mamula-mula. Pwede na rin po natin itong timpla na 1 piraso shrimp broth cubes. Isunod na rin po natin ang isang maliit na sachet ng magic sarap. Pagkatapos, haluhaluin lang po natin ito hanggang sa matunaw mga seasoning granules na nilagay natin. Pagkatapos, isisimmer lang po natin ito sa mahinang apoy hanggang sa ito ay kumulo. At kapag kumukulo na nga po siya, pwede na po natin ilagay ang ating Chinese cabbage. Hindi na rin po pala natin ito kailangan magdagdag ng asin. Ang broth cubes at ang magic sarap ay sapat na pong pampalasa. Pagkahalo po natin ang cabbage, haluhaluin lang po natin ito para kumapit po mapampalasa ang sangkap na nilagay natin sa ating Chinese cabbage. Magdagdag na rin po tayo ng kaunting oyster sauce. At haluhaluin lang po natin ito para magpantay po ang lasa. E ready na rin po natin ang ating scrambled egg. Pwede na rin po natin ihalo ang ating ginawang scrambled egg. Pagkatapos, haluhaluin lang po natin ito. At kapag malambot na nga po ang ating Chinese cabbage, pwede na po natin itong hanguin. Maraming salamat po ulit sa inyong panunood. Sana po may natutunan kayong simpleng recipe. Napakabilis at napakadali lang po itong lutuin kung minsan tayo ay tamad na tamad magluto. At kung nagustuhan niyo pong video ito, huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-comment, at i-share po ito. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel. Maraming salamat po, lalo na po sa mga nagsishare ng aking mga videos. Happy eating po sa ating lahat. Bye. God bless.